Nakakaiyak, nakakakilig, nakakatawa, nakaka-inlove. Dear M.O.R. Dear M.O.R. Magandang araw sa inyo at sa lahat ng mga nakikinig ngayon sa inyong programa, lalong-lalo na nga sa mga makikisig na kalalakihan na sabihin na nating lapitin ng mga chicks na katulad mo, Popoy. Para sa inyo ang kwentong ibabahagi ko at naway mapakinggan ninyo hanggang dulo. Popoy, ako si Hiro, 23 years old, nakapagtapos ng information technology. Kung ilalarawan ko ang sarili ko ay masasabi kong ako yung tipo ng tao na hindi masyadong nagseseryoso sa buhay. Ine-enjoy ko lang kung ano ang dumarating sa akin, mapablessing man yan o problema. Hinaharap ko ang mga pagsubok sa buhay ko na parang wala lang, easy-easy lang kumbaga. Kabaliktaran ko naman ang dati kong classmate na si Camille. Siya yung tipo na madaling natatangay sa mga unos ng buhay. Kaunting problema lamang ay madali siyang pinangihinaan ng loob, madali siyang pumibigay. At hayaan ninyong dito ko umpisahan ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Kaunti pa ng tao dito. Napaga yata dating ko. Di bali, makapag-games na nga lang muna sa cellphone habang naghihintay. Uy! Hiro! Aga mo ah! Kanina ka pa dito? Uy! Ano ba? Huwag akong kulitin. Kita mo naglalaro ako eh. Yeah, video games pa. Ay! Oh, Camille! Problema mo. Ganda-ganda ng gayak mo. Nakabusangot ka naman. Alam mo, umayos ka nga. Ikaw pa naman yung muse ng college natin. Eh kasi naman, hindi pa nagre-reply si Andre eh. Baka mamaya hindi makarating yun. Wala akong magiging escort pag nagkataon. Nako! Problema nga yan. Oh, ayan. Baka siya na yung tumatawag ha. Siya na nga. Wait lang ha. Sasagutin ko lang. Andre, ano ba? Nasaan ka na ba? Malapit na mag-start yung acquaintance party oh. Po? Ganun ba? Sige po. Gagawin ko na lang po ng paraan. Sige po, bye. Oh, anong balita? Ay, mama niya yung tumawag eh. Hindi raw makakarating si Andre kasi may trangkaso. Ano? E paano yan? Wala kang escort. Ay, nakakainis nga eh. Iyan. Uy, teka. Yung mga tinginan mo na yan, parang alam ko na yan eh. Pwede bang ikaw na lang muna yung maging escort ko? Nako, sinasabi ko na nga ba. Sige na, please. Hindi ako pwede. Tingnan mo nga yung suot ko, simpleng-simple lang. Ba't di na lang si Hiro yung tanungin natin, oh? Uy! Hiro! Oh, ikaw daw muna yung mag-escort kay Camille. Hindi kasi dumating si Andre, eh. Sige. Daling kausap, ah. Oh, wala ka ng problema, Camille. Eh, parang hindi naman siya seryoso, eh. Hiro! Ano? Ano, seryoso ba yan? Oo nga, mukha ba ako nagbibiro? Eh, kasi naman, nagvi-video games ka pa dyan, eh. Parang hindi mo naman narinig yung tanong namin. Oh, eto na. Hininto ko na yung games ko. Nakatingin na ako sa'yo. At oo, pumapayag ako maging escort mo. Okay ka na? Promise? Kung ayaw mo, edi wag. Uy, wala naman ako sinabing ayaw ko ah. Naninigurado lang ako. Oo na. Promise. Okay, and now, tinatawagan na po namin ang muse at escort ng bawat college para sa kanilang final dance. Yeah! Camille, mag-eye to eye contact naman kayo! Yun! Yeah! Masira ko muna talaga itong mga at lalakas mga ngantyaw ah. Oo nga eh. Hiro? Huwag mo naman ako masyadong titigan. Naiilang ako eh. Ikaw kasi. Huh? Bakit ako? Ang ganda mo kasi ngayon eh. Ano? Sus, bingi-bingi yan. Sabi ko, ang ganda mo ngayon. Angkit mo namang mamula. Ha? Ako? Namumula? Oo, tama na nga. Mukhang naiilang ka na eh. Camille, sasamahan pala kita umuwi ah. Hindi na kailangan. Ako ba okay lang yun? Nye. Eh para saan pa naging escort mo ko kung hindi naman kita sasamahan pag-uwi? Eh hindi naman kasi talaga dapat ikaw yung escort ko ngayon, di ba? Inabala nga kita eh. Tapos ihahatid mo pa ako. Okay lang yun. Eh bakit ba parang sineseryoso mo naman yung biglang pagiging escort mo sa akin? Eh biglaan lang naman to. Eh, hindi naman sa sineseryoso ko, pero natural lang naman nagawain nyo na isang gentleman, no? Kaya wag ka na umangal dyan. Okay na nga. Sige, ikaw bahala. Popoy, doon nagsimula ang pagiging magkaibigan namin ni Camille. Nanapanatili naman namin hanggang sa makapagtapos nga kami ng pag-aaral.
Pareho kaming nakakuha agad ng magandang trabaho at sa kabila ng busy naming schedule ay nakakapaglaan pa rin kami ng oras para sa isa't isa. Nandito ako kapag kailangan niya ako at nandyan din naman siya sa tuwing kailangan ko siya. At siya, si Camille, ang naging saksi sa lahat ng mga pangyayari sa buhay ko, lalong-lalo na nga sa pakikipagrelasyon. Nasaksihan niya ang pagiging mapaglaro ko sa larangan ng pag-ibig. Mula kasi nang makapagtapos ako ng kolehiyo ay nagkaroon ako ng napakaraming girlfriend, Popoy. Pabago-bago, papalit-palit, paiba-iba. At maski isa sa kanila ay wala akong seneryoso. In-enjoy ko lang ang lahat ng naging karelasyon ko. Pero teka lang ha, Popoy. At sa mga kamorkada rin natin, bago nyo naman ako husgahan, ay may isang bagay lang akong gustong linawin sa inyo. Oo, wala akong seneryosong relasyon at madali akong magpalit ng girlfriend. Pero kahit kailan ay wala akong pinagsabay sino man sa kanila. Kapag ka ayaw ko na sa isang relasyon ay sinisiguro ko munang tatapusin ko muna yon bago ako maghanap ng panibago. In short, loyal pa rin ako sa mga nagiging kapartner ko. Kaya masasabi kong mas matino pa rin ako kaysa sa mga two-timer. At sa mga may asawa na pero nakukuha pang makipagrelasyon sa iba. Para sa akin kasi, Popoy, sila ang hindi dapat pamarisan. Ayun, nakapaligo na rin sa wakas. Press ka na naman, hero. Kaya hindi kinawawalan ng syota eh. Polo, pantalon, suklay, papangu. Yan! Yan ang kinababaliwan ng mga kababaihan. Katuhon ko lang ang habi na kung gumiling na lumiling ko, masusunod pa rin ang puso ko, ang sunang doon romantic ko. Bad trip ha. Nag-e-enjoy na ako sa kanta sa kapatatawag. Sino ba to? Si Camille lang pala. Hello, Camille! Problema mo? Wow ha, problema ka agad? O bakit ka nga tumawag? Eh ano kasi, magpapasama sana ako. Bibili ako ng mga gamit para sa bago kong dorm. Eh di ba maglilipat na ako bukas? Nako, di ako pwede. Huh? Bakit? May date ako. Ano? Saka na kayo mag-date ni Abby. Lagi naman kayo magkasama eh. Uy! Anong Abby ka dyan? Wala na kami nun. Ha? Huh? Eh sino yung ka-date mo? Si Leah. Bago na naman. Naman! Ako pa ba? Ay naku, ewan ko sa'yo. Hindi ka na nagseryoso sa buhay kahit kailan. Oso, ano na nga? Sasamahan mo ba ako? Kahit samahan mo lang ako papunta at saka pauwi. Tapos makipag-date ka na habang namimili ako. Kailangan ko lang naman ang kasama tagabit-bit ng mga pinamili ko pauwi eh. Sige na, please. Oh, sige. Sasabihin ko na lang kay Leah na doon na kami magkita sa mall. Basta huwag mo akong apurahin umuwi ah. Oo na, promise. Saka matagal din naman akong mamili kaya saktong-sakto lang yun pagkatapos ng date. Okay. Yay! Sige ha, see you, text-sex na lang. Sige, bye. Ang babaeng to talaga. Tuloy ko na nga itong paggayakot na makaalis naman. Na-enjoy mo ba yung movie, babe? Oo naman, babe. Nakakabitin nga lang yung ending, no? Ganun talaga yung mga usong ending ng movies ngayon, babe. Yung mga open-ended. Yung tipong yung mga nanonood yung paiisipin nila kung ano talaga yung nangyari sa dulo. Oo nga eh. Napansin ko nga. Babe? Hmm? Tayo kaya? Ano kaya magiging ending natin? Oh, babe, okay ka lang? Oh, ito, hindi, big. Oh, inom ka muna. Ano bang nangyari sa'yo? Bigla ka lang nabulong na? Wala naman, babe. Nagulat kasi ako eh. Bigla na lang nag-vibrate yung phone sa bulsa ko. Ha? Huh? Para yun lang, inabulunan ka na? Wait lang, babe ha. Tignan ko lang saglit. Talaga naman itong si Camille, oh. Storbo kahit kailan eh. Oh, eh anong sabi, babe? Tapos na daw siyang mamili eh. Pwede na daw natin siyang daanan anytime. Eh, di bilisan na natin ang pagkain para hindi na siyang maghintay ng matagal. Excited na rin ako makilala siya eh. Oo nga, tara. Babe, palagay mo, excited na rin kaya si Camille na makilala ako? Ha? Oo naman. Talaga?
Siyempre naman. Ayan na pala si Camille. Camille! Uy, Hiro! O, nasan yung mga pinamili mo? Ayun, iniwan ko muna sa package counter. Medyo madami kasi. Okay. By the way, ito nga pala si Leah. Girlfriend ko. Babe, si Camille, friend ko. Nice meeting you, Camille. Nice meeting you rin. Hindi ko muna kakabisaduhin yung pangalan mo kasi for sure mapapalitan ka na lang. Tuy, ano ba? Aha, excuse me? Hindi, wala. Ang sabi ko, ang ikli ng pangalan mo, Leah. Ang daling kabisaduhin. may nag-hearing kanino yun? Ewan ko, hindi sa akin. Sa akin yata. Wait lang ha. Hello, kuya? Nandito ako sa mall eh. Ha? Bakit ano nangyari? Oo, sige. Hintay na lang kita sa entrance ng mall. Babe, bangyari? Bakit parang bigla ka nabalisa? Babe, sorry ha. Kailangan ko nang mauna eh. May emergency daw sa bahay eh. Dadaanan ako ni kuya sa entrance eh. Malapit na raw siya. O tara, samahan na kita. Hindi na, babe. Samahan mo na lang si Camille. Okay na ako. Camille, sorry ha. Kailangan ko nang mauna ha. Let's catch up na lang pag some other time. Sure, no problem. Ingat ka ha. Thank you. Bye, babe. Bye. Ingat ka. Text mo ako ha pag nakauwi ka na. Mamimiss kita. Sige na, babe. Baka nasa entrance na si kuya. See you, babe. Bye. Hoy, ikaw. Ano? Jackpot ka na dyan kay Leah, ha? Huwag mo nang pakawalan yan. Maganda na, mukhang mahal na mahal ka pa. Sus, lahat naman ng naging shota ako maganda. Tsaka mahal din ako, so anong bago dun? Hiro, may bala ka pa bang magseryoso? Seryoso naman ako, ha? Seryoso, ha? Meron bang seryosong mayat maya nagpapalit ng jowa? At least, hindi ako nagsabay-sabay ng mga babae. So kapag hindi nagsasabay-sabay ng girlfriend, seryoso na, ganon. Kahit linggo lang yung tinatagal ng mga relasyon mo, ganon, ha? Buwan naman, hoy. Anong linggo? Buwan? Ilang buwan yung pinakamatagal? Dalawa o tatlo? Camille, relax ka nga lang. Ayos lang yun, no? Ang importante, hindi ka nagsasabay ng relasyon. Yun ang mahalaga. Kasi kung ayaw mo na sa isang tao o sa isang relasyon, putulin mo na agad bago ka maghanap ng bago. Ganun lang yun. Kasi yung magsabay ng dalawang relasyon, yun ang hindi gawain ng matinong tao. Kaya uulitin ko, ayos lang magpapalit-palit ng girlfriend. Ang importante, hindi pinagsasabay-sabay. Huh? Ewan ko sa'yo, baluktot yung katwiran mo. Popoy, gaya nga ng sinabi ko, si Camille ang naging saksi sa lahat ng mga naging karelasyon ko. Alam niya kung gaano ako kadaling magsawa sa isang relasyon at alam niya rin kung bakit hindi ako nagseseryoso. Gusto ko lang naman muna kasing i-enjoy ang lahat. Yung bang walang pressure na iniintindi. At sa kabila ng lahat ng ito, ay laging nandyan si Camille para sa akin. Sa bawat breakup ko, siya ang nagiging takbuhan ko. Hindi para damayan ako sa sakit, kundi para maghanap ng pansamantalang mapaglilibangan. Hindi ko pa naman kasi talaga nararanasan yung magmahal at masaktan. Matapos nga ang dalawang buwan ay naghiwalay din kami ni Leah, Popoy. Hindi siya iba sa lahat ng mga naging girlfriend ko noon. Madali ko rin siyang pinagsawaan. At sa tuwing dumarating nga ako sa ganitong punto ay wala akong ibang tinatakbuhan, kundi siyempre si Camille. Kapasawa naman itong mga games na to. Halos natapos ko na lahat ng mission dito eh. Tawagan nga si Camille. Hello, bakit? Busy ka? Nanonood ako ng favorite kong series eh. Bakit mo natanong? Tara, sama mo ako. Ha? Nanonood nga ako eh. Dalawang episodes na lang ito, matatapos ko na. Bakit hindi ka na lang kay Leah magpasama? Okay, alam ko na. Nag-break kayo, ano? Ano pa nga ba? Oh, saan tayo? Dating gawin. Arcade. Okay. Sa mall na lang tayo magkita, ha? Salamat. Ayan na! Ayan na! Konti na lang! Ayan, isang sipa na lang! Ayan na! Boom! Panis! Talo ka na naman! Wala kang man lang ipinanalong round, ha? Tuwang-tuwa ka naman. Pahinga muna tayo. Tara. Yun, may bakanting upuan. Doon muna tayo. Ano? May ikikwento ka ba? Ha? Kung saan? Eh, di sa nangyari sa inyo ni Leah. Ano naman ikukwento ko dun? Ay, nako. Ba't nga ba ako nagtanong? Eh, alam ko naman yung isasagot mo. As usual, nagsawa ka na naman. Gaya nung nangyari sa mga past relationships mo. Ay, kailan mo ba kasi balak magseryoso?
pinaglalaroan mo lang yung feelings ng mga nakakarelasyon mo eh. Eh, hindi ko naman kasalanan kung in love na in love sila sa akin, no? At saka, hindi naman lahat ay naging heartbroken sa akin. Yung iba naman sa kanila, playtime lang din ang hanap. Ay, so kailan mo balak magseryoso? Saka na siguro. Kapag nakakita na ako ng babaeng seseryosohin, yung seryoso din magmahal, yung siguradong hindi ako sasaktan, ganun. Hmm? Makapagsalita naman to, kala mo nasaktan na dati. Eh, mainam na yung unahan mo na yung sakit. Bakit ko pahihintayin na masaktan ako, di ba? Kung pwede namang wag na lang ako magmahal ng seryoso para hindi masaktan. Prevention is better than cure, ika nga nila. So ayaw mo nga magmahal ng totoo, ha? Ever? Hindi muna. Wala pa sa isip ko yan. Eh, paano kung may magparana sa'yo ng totoong pagmamahal? Yung walang halong laro, yung ipaparamdam niya sa'yo na sobrang saya niya tuwing magkasama kayong dalawa. Na siya na yung pinakamasayang tao sa mundo kasi naging boyfriend ka niya. Sa lagay kong to, palagay ko wala namang magmamahal sa akin ng totoo. Lalo na kapag nalaman nila yung nakaraan ko, na ang dami ko naging karelasyon at wala akong sineryoso maski isa. Malamang puro playtime lang din yung papatol sa akin. Eh, paano kung meron? Asa naman? Paano nga kung meron? Sino naman? Sige nga. Ako. Wow ba? Edi tayo na. O ano? Never mind. Wala ka pala eh. Magbibiro ka ng ganyan, di mo naman kayang panindigan. Hindi naman kasi ako nagbibiro eh. Uy, Camille, seryoso ka ba? Mukha bang hindi? Ikaw, magugustuhan mo ako. Eh, nakita mo naman kung gaano ko kaloko-loko sa pakikipagrelasyon, di ba? Yun na nga eh. Nakita ko na kung gaano ka kadalas magpalit ng girlfriend. Nakita ko na kung gaano lang kadali sa'yo na magsawa sa relasyon. Na parang nakakatakot kang maging boyfriend dahil sa ugali mong yan. Pero gusto pa rin kita. Gusto ko pa rin maranasan na maging girlfriend mo. Hiro, kung natatakot ka na baka wala nang magmahal sa'yo ng totoo dahil sa mga naging past relationships mo, nagkakamali ka. Kasi nandito ako. Handa akong baguhin ang pananaw mo sa pagmamahal. Akala mo lang yan. Akala mo lang gusto mo ako. Baka na-enjoy mo lang akong kasama. Magkaiba yun, Camille. Bakit ba kasi ayaw mong maniwala sa akin? O, sige nga. Paano mo naman ako magugustuhan sa ugali kong to? O, yan mismo. Yung ugaling yan, na parang easy lang sa'yo yung lahat na kaya mong proteksyonan yung sarili mo mula sa sakit. Samantalang ako, maliit na bagay lang, nasasaktan na kaagad, gumugulo na kaagad yung mundo ko. Magkaibang magkaiba tayo. Nakita ko sa'yo yung kabaligtaran ng ugali ko, kaya madali ako nagkagusto sa'yo nun. Noon? Oo, noon. Nung college pa lang tayo. Naalala mo yung acquaintance party? Nung pumayag kang maging escort ko, doon nagsimula ang lahat. Camille, teka lang ha. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko eh. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. O sige, ganito na lang. Total naman, wala na kayo ni Leah. O kaya, total naman, single ka na ulit. Bakit hindi natin subukan? Kung hindi mag-work out, edi okay lang. Basta ako, gagawin ko yung alam kong makakaya ko para iparamdam sa'yo yung totoong pagmamahal. Yung hindi pang playtime lang. Sobra kung ikinagulat ang pag-amin na ginawa ni Camille, Popoy. Hindi ko naman kasi akalain na sa tagal-tagal naming naging magkaibigan ay mayroon pala siyang itinatagong pagtingin sa akin. At mas lalo ko pangang ikinagulat ang gusto niyang mangyari. Hindi ko alam kung dapat ko ba siyang pagbigyan. Oo, inaamin ko, nagagandahan din naman ako kay Camille. At bukod pa ron, ay mabait siya at may maayos na trabaho. Nakita ko rin kung papaano siya bilang girlfriend sa mga naging boyfriend niya. Masasabi kong sweet, maalaga at totoo kung magmahal. Mga katangian na wala ako. Popoy, naguguluhan ako. Buong buhay ko, ngayon lang nangyari sa akin na hindi agad sinunggaban ang pagkakataon na magkaroon ng girlfriend. Alam ko kasing iba si Camille. Hindi siya yung tipo ng babae na pang playtime lang. Siya yung babaeng karapat-dapat sa pagmamahal, natotohanan na. Yung pang seryosohan, yung pang matagalan. Pero handa na nga ba ako? Handa na ba akong pumasok sa isang seryosohang relasyon? Popoy, handa na ba akong baguhin ang nakagawian ko? At tanggapin nga si Camille sa buhay ko. Hindi bilang isang kaibigan, kundi bilang isang, alam nyo na, girlfriend. Hashtag Dear M.O.R. Loyal. Popoy, isang linggo kong pinag-isipan ang sinabi sa akin ni Camille. At sa bandang huli ay pumayag din ako sa gusto niya.
Bakit ko nga ba kasi pipigilan ang sarili ko na magbaka sakali? Tutal ay wala namang mawawala sa akin. Pero gaya ng nakasanayan ko, ayoko munang ikulong ang sarili ko sa pag-aalala kung magiging ayos ba ang lahat sa huli. Ayoko munang i-pressure ang sarili ko, Popoy. Kaya nilinaw ko ang lahat kay Camille. Hindi ko maipapangako na kaya ko nang magseryoso. Kung magbago man ako, edi okay. Pero kung hindi man, ay sana huwag niya namang mamasamain. At pumayag naman siya sa setup na yon, Popoy. Okay naman si Camille bilang isang girlfriend. Hindi siya nagkulang sa pagpaparamdam sa akin ng pagmamahal niya. Palagi niya akong itinetext para kumustahin sa kabila ng mga busy naming schedule. Sa madaling salita, naging maayos ang pagsasama namin. Pero may isang problema. Napag-alaman kong nabuntis ko si Leah. At syempre kahit papaano ay pinanagutan ko siya sa sarili kong paraan. Nagbigay ako ng panustos sa pagpapacheck up at sa lahat ng pangangailangan niya sa pagbubuntis. Mabuti na lamang at naiintindihan ni Camille ang kalagayan ko at hindi siya nakipaghiwalay sa akin. Kahit na ginagampanan ko ang responsibilidad ko kay Leah at sa magiging anak namin. Ito, kasya na ba ito para sa pampacheck up mo? Oo, okay na to. Salamat ah. Okay, basta kapag kinulang ka, sabihin mo lang ako ah. Ayoko malagay sa alanganin yung pagbubuntis mo. Okay, sige. So, paano? Mauna na ako? Hero. Bakit? Hindi ba talaga pwede tayo na lang ulit? Balikan mo na lang ako. Buuin natin yung pamilya natin. Ayaw mo ba nun? Leah, alam mo naman na yung baby lang yung dahilan kaya ako nakikipagkita sa'yo, di ba? Gusto ko lang gampanan yung responsibilidad sa kanya bilang ama. Pero yung nararamdaman ko sa'yo, wala na kasi. Ganun? O di ba ang sweet-sweet pa natin nung mga unang linggo ng relasyon natin? Oo, pero noon kasi yun. Ano? Nawala agad? Ganun-ganun na lang? O siguro mas magandang tanungin ko kung nagkaroon ba? Minahal mo ba talaga ako? Leah, mahirap sagutin yung tanong mo eh. Mas mainam pa kung wag na lang. So wag na lang natin pag-usapan, ganun? Ha? Parang nung nakipag-break ka sa akin, ni hindi mo malang sinabi sa akin yung dahilan mo kung bakit ka nakipaghiwalay. Si Camille tumatawag. Teka lang, sagutin ko lang to. Hello, mahal? Hello, mahal? Nasaan ka? Anong oras ka dadaan dito sa bahay? May surprise kasi ako sa'yo eh. Papunta na rin ako dyan, mahal. Pumunta lang ako dito kay Leah saglit. Idinaan ko lang yung pampacheck up niya. Kasama mo pala si Leah. O sige na, mahal ha. Usap na lang tayo mamaya. Bye! Oh, sige, mauna na ako ha. Hinihintay na ako ni Camille. Hero, sandali lang. Wala na ba talagang pag-asa? Leah, sorry. Hindi ko kaya yung gusto mo. Hindi ko kaya makipagbalikan sa'yo. Kaya sana makontento ka na muna na inananagutan ko yung nangyari sa atin. Kasi sa ngayon, hanggang dyan lang yung kaya kong ibigay. Sorry. Mahal? Mahal, nandito na ako! O, nasaan yung surprise mo sa akin? Pinagawa ko yung game console mo. Pwede mo na ulit gamitin. Andyan, pinatong ko sa sofa. Talaga? Wow! Salamat, mahal ha. Makakapaglaro na ulit ako kapag walang pasok sa trabaho. Yay! Sulitin mo na yung paglalaro mo ng video game sabang hindi pa nanganganak si Leah. Dahil kapag dumating na yung baby nyo, baka mapunta na sa kanila lahat ng oras mo. Oy, bakit parang matamlay ka? Hero, sorry ah. Alam kong pinanagutan mo lang yung responsibilidad mo kay Leah at saka sa baby nyo. Pero kasi, hindi ko maiwasang mapraning eh. Mapraning? Bakit naman? Eh kasi naman, ngayon na hindi pa nanganganak si Leah, naaagaw na niya yung ibang oras mo na dapat para sa akin. Paano pa kaya kapag dumating na yung baby nyo? Sus, para yun lang. At saka malay ko ba kung nagbabala ka ng balikan yung Leah na yon? Tapos hihiwalay mo na ako. Ha? Saan mo naman nakuha yan? Anong saan? Hindi imposibleng mangyari yun, Hero. Sadali mong magsawa sa relationship,
baka mamaya bigla mo na lang din akong iwan at sumama ka sa Lia na yon. Lalo na ngayon, magkaka-baby na kayo. Meron na siyang pinanghahawakan. Okay, so napaparanoid ka ngayon dahil naging ugali ko dati na madaling magsawa sa relasyon. Camille, akala ko ba kaya mo akong mahalin sa kabila ng ugali ko? Oo, kaya kitang mahalin. Kaya kong tanggapin sa kabila ng naging past relationships mo. Pero hindi ibig sabihin nun na hindi na ako mag-aalala na baka magaya lang din ako sa mga naging ex-girlfriend mo. Napagsasawaan mo rin ako kaagad. Kasi simula pa lang naman, di ba? Sinabi mo na sa akin na hindi mo mapapangako na magbabago ka. Mismo! Yun ang usapan natin, di ba? Na huwag kang masyadong mag-expect at pumayag ka. O ano yung inaarte mo ngayon? Nakita mo na? Sa halip na bigyan mo ako ng assurance na hindi ka mawawala sa akin, ganyan pa yung sinasabi mo? Ay, bakit? Ano gusto mo sabihin ko? Na promise sa'yo lang ako na hinding-hindi ako maaagaw ng iba kasi ikaw lang sapat na, ganun ba? Camille, simulat sa pool pa lang pinaalalahanan na kita. Baka hindi ko magawang magmahal ng totoo pero ikaw itong nagpumilit sa ganitong setup. Kaya kung meron mang handa sa atin sa kung anong pwedeng mangyari, dapat ikaw yun. Kung sakali man na ipagpalit nga kita, dapat inihanda mo na yung sarili mo. Popoy, sinubukan ko namang hayaan ang sarili ko na matuto kung papaano magmahal ng totoo sa piling ni Camille. Sinubukan kong ibalik sa kanya ang lahat ng atensyon at pagmamahal na ibinibigay niya sa akin. At oo, aaminin ko, si Camille na yata ang pinaka-sweet, maalaga at mapagmahal na naging girlfriend ko. Pero bakit nga ba ganun? Bakit kahit gaano ko man gustuhin na baguhin ang nakasanayan ko na, ay hindi ko pa rin magawa? Popoy, ayokong sayangin ang isang taong totoo na kagaya ni Camille. Ayokong maging dahilan ako ng pagkadurog ng puso niya. Dahil si Camille, yung tipo ng taong dapat ay inaalagaan at iniingatan. At isang napakalaki kong tanga dahil hindi ko pa rin naiwasang masaktan siya. Nasaktan ko siya, Popoy, dahil sa mga baluktot na paniniwala ko sa buhay at sa pag-ibig. Minsan tuloy ay napapatanong ako sa sarili ko, kailan ba ako magbabago? Kailan ba ako magiging handa na baguhin itong nakagawian ko? Kailan ko magagawang baliin ang pananaw ko sa pakikipagrelasyon? Hanggang sa isang pangyayari nga ang sumagot sa katanungan kong ito. Ay, sa wakas makaka-uwi na rin. Oh, Hiro, uwi ka na? Aga yata. Oy, tapos naman na yung gawain ko eh. Maranasan ko man na umuwi ng tama sa oras. Ah, siguro may date kayo ng girlfriend mo, no? Aha? Ang sabi ko, may date ba kayo ng girlfriend mo? Wala. Abahay mala ah. Ang tagal nyo na yatang hindi nagde-date ng girlfriend mo. Samantalang dati, hindi lumilipas ang isang linggo na wala kang kadate. Nag-away ba kayo? Oo eh. Pero wala yun. Sige na, mauna na ako ah. Sige, ingat ka. Oo nga no. Ang tagal na pala namin hindi nakikita ni Camille. Gaano katagal na ba? Magtatatlong linggo na pala. Alam ko na, mapuntahan na nga lang sa office nila. Ayan, dito ko na lang siya hintayin sa entrance ng building nila. Saktong-sakto, ganitong oras ang labas niya. Si Lia tumatawag. Hello, Lia? Hello, Hiro? Kumusta? Okay naman. Napatawag ka, may kailangan ka ba? Magungumusta lang sana ako eh. Miss na kita eh. At saka babalitaan na rin sana kita. Nagpa-check up ako kanina. Maganda naman daw yung lagay ng pagbubuntis ko so far. Okay, good. Hiro, nasan ka ngayon? Nandito ako sa labas ng office nila Camille eh. Susunduin ko kasi siya. Bakit? Okay. Akala ko kasi wala kang gagawin o pupuntahan eh. Iimbitahan sana kitang maghapunan dito sa bahay. Nagluto kasi si mama. Lia, sige na. Tawagan na lang kita mamaya ha. Nakikita ko na kasi si Camille palabas ng building eh. Bye! No, basta. Pag nakauwi ka na, text mo agad ako ha. Para makasiguro kung safe ka. Okay? Teka. Sino tong lalaking kasama ni Camille? Oo naman, babe. Thank you. Babe? Kapatid. Ano? Nakamas makampate ako eh. Hindi na kailangan. Kaya ko na kaya yung sarili ko. Okay, sige. Ingat ka. Bye. Thank you. Ikaw din ha. May paghalik pa talaga.
Teka nga. Hoy! Ikaw lalaki, halika nga rito! Enzo! Bakit mo hinahalik ka si Camille, ha? Ano bang ginagawa mo dito, Hiro? Camille, sino to? At bakit ka pumapayag na halikan kanya? Pare, teka lang nga. Sino ka ba? Huwag mo akong mapare, pare. Hindi kita kilala. Ngayon sabihin mo sa akin, sino ka at bakit mo hinahalikan si Camille, ha? Pupakailan mo, boyfriend niya ako. Boyfriend niya ako. Girlfriend ko siya. Oh, hindi may karapatan akong halikan siya. Now tell me, sino ka bigla-bigla ang sumusulpot? Sumupadampot kita sa guard, ha? Ah, ganun. Hiro! Ano ba, tama na? Enzo, sige na. Tatawagan na lang kita mamaya pagdating ko sa bahay. No! Hindi kita iiwan sa sira ulong to. Baby, sige na. Kaya ko na to. Hindi ako gagawa ng masama ni Hiro, okay? Usap na lang tayo mamaya. Okay. Iiwan ko kayo, but I'll stay in my car. Tawagan mo agad ako pag may ginawa kalukuhan to, ha? Okay, sige. Camille, ano yun? Anong babe? Ano yung halik? Para saan yun? Hiro, narinig mo, di ba? Boyfriend ko si Enzo. Huwag kang magbingi-bingihan. Boyfriend? So ano, nag-boyfriend ka habang may relasyon tayo? Pinagsabay mo kami, ganun? Eh ano pa nga ba? Wow! Ang galing! Ang galing mo, Camille! Ano, ganyan ka na ba karupok ngayon? May manligaw lang sa'yo, bibigay ka na agad kahit may boyfriend ka pa? Eh bakit ba? Ano bang pakialam mo? Akala ko ba wala mo nang seryosohan? Ano yung kinagagalit mo ngayon? Oo, alam ko! Sinabi ko walang seryosohan! Pero pambihira naman, Camille! Huwag mo naman kami pagsabayin! Sana nakipag-break ka muna sa akin bago ka nakipaglandian sa iba! Anong point? Ganon din naman, di ba? Hindi ka rin naman masasaktan kasi hindi ka naman seryoso sa akin, di ba? Hindi mo naman ako minahal! Pero sana man lang ginalang mo ako! Alam mo naman, pinakaayaw ko sa lahat yung nagsasabay ng karelasyon, di ba? Sana yun man lang! Sana kahit katiting na respeto sa prinsipyo kung yan ibinigay mo sa akin! Dahil buong buhay ko, yan ang naging pamantayan ko. Popoy, sa dami ng naging relasyon ko ay ito na yata ang pinakaunang pagkakataon na ako naman ang nabiktima. Naging biktima ako ng isang uri ng sakit na pinakiiwasan kong ako ang maging sanhi. At ang mas masakit pa ay binigay ito sa akin ng isang tao na kailanman ay hindi ko naisip na sasaktan ako. Isinabay ako ni Camille sa isa pang lalaki. Nakipagrelasyon siya sa iba habang kami pang dalawa. Popoy, sobrang sakit. Oo, aaminin ko na hindi ko naman talaga minahal si Camille. Pero sa ginawa niyang yun ay parabang tinapakan niya na rin ang pagkalalaki ko. Hindi ko akalain na siya na lubos na nakakakilala sa akin at nakakaintindi sa mga paniniwala ko ay siya rin mismong sisira sa lahat ng yun. At sa isang iglap nga ay nagbago ang tingin ko sa mundo. Dahil sa pangyayaring yun ay pinili kong makipaghiwalay kay Camille. At kung dati-rati ay madali akong nakakahanap ng kapalit, Popoy, ngayon ay may kung anong pumipigil sa akin para gawin yun. Parang ayoko munang makipagrelasyon muna sa iba. Parang may gusto akong gawin. Parang may isang bagay akong gusto namang subukan na. Tagal naman ng babae. Ano, punta-punta pa ako dito tapos paghihintay lang din naman pala ako. Hiro? Sorry, nalita ko ah. Hindi kasi ako makaalis sa office kaagad. Okay. Sige na, maupo ka na. Order ka na dyan. Okay na ako dito sa kapang in-order ko. Okay. Hiro? Alam ko may sasabihin ka. Kaya sige, nasabihin mo na. Hindi. Wala naman. Mangangamusta lang naman ako eh. Okay. Ayos naman ako. Yun lang ba? Mabuti naman kung ganun. Hiro? May bago ka na bang girlfriend? Wala eh. Bakit mo natanong? Wala naman. Eh kasi 'di ba, usually after mong makipag-break, naghahanap ka kaagad ng kapalit. Ayoko na muna, pahinga muna ako. Sorry ah. Sorry kung pinagsabay ko kayo ni Enzo. Hindi ko naman talaga siya mahal eh.
Gusto ko lang talaga makabawi dun sa sakit na nararamdaman ko nung huli tayo mag-usap. Alin, yung sinabi kong huwag kang mapraning sa sitwasyon namin ni Leah dahil wala mo nang seryosohan. Na sana, naihanda mo yung sarili mo sa lahat ng pwedeng mangyari, yun ba? Oo. Alam ko namang mali ako eh. Kasi pumayag ako sa ganung setup tapos ako yung napaparanoid. Okay, so anong gusto mo mangyari ngayon? Hero, namimiss na kasi kita eh. Sa loob ng isang buwan na nagkahiwalay tayo, ikaw talaga yung naiisip ko eh. Hiniwalayan ko nga si Enzo kasi ikaw naman talaga yung gusto ko. So dapat ba ako mag-thank you na ako yung pinipili mo ngayon? Hindi naman sa ganun. Eh ano? Hero, balikan mo na lang ako. Hindi ko kaya nang wala ka eh. Alam mo naman kung gaano kita kamahal, diba? Okay. Anong ibig mong sabihin? Binabalikan mo na ba ako? Ha? Tayo na ulit? Total, wala pa naman akong shota ngayon eh. At saka hindi ko pa naman magawa maghanap ng bago. Ewan ko ba? Parang may pumipigil sa akin. Siguro kasi gusto ko pa rin talagang balikan ka. Thank you, Hero. Huwag kang mag-alala. Promise, hindi ko na uulitin yung ginawa ko. Basta huwag mo na lang akong iiwan ulit, ha? Mahal, wala na tayong popcorn. Kuha ka naman muna sa kusina. Ha? Ikaw na lang, Mahal. Nasa kasagsagan ng bakbakan yung pinapanood natin, ha? Tinatamad akong tumayuin. Eh, huwag ka na lang muna kumuha. Hmm? Sige na nga. Ako na. Kaka-instant. Mahal? Matagal ka pa ba? Kuha ka na rin ng juice, ha? Nauuho na ako eh. Mahal? Oh, Mahal. Kala ko ba kumuha ka ng popcorn? Ba't walang laman yung lalagyan? Tsaka, ba't nakabusangot yung mukha mo? Ano to? Ha? Anong ano to? Tsaka bakit mo ba hawak yung cellphone ko? Akin na nga yan. Sabihin mo muna sa akin, ano to? Bakit ganito yung text sa'yo ni Leah, ha? Bakit baby yung tawag niyo sa isa't isa? May pa I love you pa kayo? At tinatanong pa kung nag-enjoy ka sa date nyo kagabi. Ano to? Hero, ano to? Huwag mo na nga lang pansinin yan. Akin na nga. Hero naman eh! Ano ha? Nagkabalikan kayo ni Leah? Ginirlfriend mo siya habang girlfriend mo ko? Pinagsabay mo kami? Ano? Oo! Nagkabalikan kami ni Leah. Pinagsabay ko kayong dalawa. Ano, masaya ka na? Hero, akala ko ba huwag magsasabay ng relasyon? Akala ko ba... Tapusin mo yung una bago maghanap ng isa. Nasaan na yun, ha? Nasaan na yun? Wala na, Camille. Kinalimutan ko na yun. Dahil sa'yo. Ano? Ako? Bakit ako, ha? Hindi mo talaga alam, Camille? Dahil sa'yo, kaya ako binali yung prinsipyo ko. Naalala mo nung pinagsabay mo kami nung Enzo na yun? Hino, pinagsisihan ko na yun. Hindi ba pwedeng kalimutan na lang natin yun? Hindi, Camille. Tinapakan mo yung pagkalalaki ko. At sa tagal ng panahon, noon ko lang naisip na baliin yung sarili kong panuntunan sa buhay. Dahil sa'yo. Dahil sa ginawa mo. So ano to, ha? Nakipagbalikan ka sa akin para magawa mo yung gusto mong magsabay ng girlfriend? Gusto mo ako yung una mong mabiktima, ganon, ha? Pasensyahan na lang, Camille. Sinabi mo sa akin, di ba? Babaguhin mo yung pananaw ko sa pag-ibig. Pwes binago mo na. Hindi nga lang sa mabuti, kundi sa mas malala. Popoy, oo. Sa wakas ay nagawa ko ring baguhin ang nakasanayan ko. Nag-iba na ang pamantayan ko pagdating sa pakikipagrelasyon. Yun nga lang ay hindi tungo sa mas ikagaganda, kundi tungo sa mas malala. Kung dati ay matibay ang panindigan ko na hindi na baling magpapalit-palit ng girlfriend basta hindi ko sila pinagsasabay-sabay, ngayon ay nagbago na ang lahat. Nagawa kong magsabay ng relasyon at si Camille nga ang isa sa una kong naging biktima. Si Camille na siya rin mismong naging dahilan kung bakit ko binago ang panuntunan ko. Nagpatuloy ang ganoong setup namin ni na Camille at Leah pero hindi nagtagal ay tuluyan ko ring hiniwalayan si Camille. At si Leah na lamang ngayon ang isinasabay ko sa ibang mga babae. Popoy, minsan ay loyal ako sa kanya pero sa tuwing may pagkakataon na dumarating at may iba pa akong girlfriend na pwedeng, alam mo na, ay hindi ko ipinalalampas. Alam ko na marami sa mga kamorkada at sa mga kapamilya na nakikinig ngayon ang sobrang magagalit sa pangangatwiran kong ito. Pero kaya ko ibinabahagi ang kwento ko ay para sana paalalahanan kayo na wag na sana akong pamarisan pa.
Huwag niyong hayaan na baguhin kayo ng sakit na inyong natamo sa pakikipagrelasyon. At kung sakaling magbabago man kayo ng pananaw, sana ay piliin ninyo yung mas makabubuti at hindi yung mas makasasama sa inyo. Ang pag-ibig ay hindi isang laro na pwede nating baguhin ang mga alituntunin o ang mga rules. Marami sa atin ang naniniwala at umaasa pa rin sa totoong pagmamahal. At huwag sana tayong maging dahilan para masira ang pag-asa na yun para sa iba. Hanggang dito na lamang, Popoy, at maraming salamat sa pagbabasa ng liham ko. Lubos na gumagalang, Hero. Hashtag Dear M.O.R. Loyal. Iyan na nga mga kapamilya ang storya ng alamat ng kung tawagin ay superhero. Okay? Dahil ang pangalan niya ay hero, ang diskarte niya ay super. Nakakainggit para sa ilang mga kalalakihan na nakaisa lang, nakadalawa lang, sa pilitan pa yung pangalawa na naging girlfriend. Kasubuan na lang. Ayan, at nakakainis para sa mas nakararami. Okay, sa 99.9%. Wow, parang sabon. Parang tayong mga bakterya na naiinis sa isang napaka-tinong lalaki na katulad ni Hero. Ayan, pero sino ba naman ako? Ayan, sino ba naman tayo para mainis sa kanya? Lalo na nga yung mga katulad ko, Etchos. Sabi muna ni Syra May Solis, hashtag Dear MOR Loyal, naku kuya Hero, no one deserves a guy like you. Ayusin mo na muna yung sarili mo bago ka makipagrelasyon, ha? Napaka-immature mo pagdating sa relationship. Ay, nako kuya. Actually, yan, ano? Yan nga yung gusto kong sabihin din sa Iron Man, ano? Napaka-immature ng pananaw sa pakikipagrelasyon nitong si Hero. Considering na meron ka ng ano, ha? Meron ka ng young professional ka na, Hero. Mas mature na yung mga taong mga nakakausap mo, mga nakakasalamuha mo. Talaga bang sarili mo lang ang pinakikinggan mo? Ayan, kasi pinaniniwalaan natin kung ano man yung mga gusto natin paniwalaan. At syempre sa atin ang utak natin, sino ba naman ang pwede makialam? Pero meron kasi mga bagay na katanggap-tanggap para sa nakararami at merong mga bagay na katanggap-tanggap, mas masarap na magawa yung mga bagay na katanggap-tanggap na nga sa'yo, katanggap-tanggap pa sa opinion, ha, sa pananaw ng mga nakararami rin. Ayan, pero yung sa'yo medyo saliwa, ano? Ayan, at napaka-immature. Ano to? Kapag ka ikaw ba ay natisod sa isang laro, total, kinumpara mo, Hero, yung pag-ibig sa isang laro. Ayan, sabi mo nga kanina. Ay, pwede mong basta baguhin yung rules, ganyan-ganyan. Eh, pagka ba natisod ka ng hindi sinasadya, kailangan mong tisurin din yung kalaro mo ng hindi rin sinasadya. Of course, sinasadya na yon. Of course, that's intentional. Pinlano mo na talaga yung bagay na ganyan. At hanggang sa pagtatapos ng pakikipaglaro mo, magtitisuran na lang kayo kahit na ang laro nyo ay naglalaro lang kayo ng holen o ng text. Diba na napakalayo ng mga pangyayari. Ganyan ka mag-isip, Hero. Ang layo mo sa katotohanan. Okay? Na gagantihan mo lang ng gagantihan yung, kumbaga, hindi ko na gusto yung ginawa mo, gagawin ko rin sa'yo. Alam mo, kapag ka ganun na lang, lagi may gera dito sa mundo. Okay? Kapag ka walang mas malawak yung pangunawa, walang mas open para magbigay, at lahat ay gusto na lang mag-gain. Okay? Lahat ay gustong sila yung magkaroon ng bentahe. Okay, kumpara doon sa isang tao, lahat tayo nag-aaway, lahat tayo nagigyera. At kaya ganyan din ang pakikipagrelasyon mo. Wala nagtatagal. Okay, meron nagtatagal sa'yo. Yung baliw na baliw sa'yong si Leah. Ayan na,
Hindi ko naman din alam, Hero, ano, na bakit hindi mo makuhang respetuhin yung tao. Hindi mo siya kailangang maging girlfriend dahil nga may anak kayo, no? Hindi mo siya kailangang bigyan ng label as girlfriend kung hindi mo naman feel. Okay, nagkamali ka noon na nagkaroon kayo ng lifetime connection sa pamagitan nga nung bata na nabuo ninyo. Pero if you don't love the mother, magpaka-father ka na lang. Okay, magpaka-tatay ka na lamang dun sa bata. Hindi mo na kailangang paasahin ng paasahin itong si Leah. Yan, at isinasabay mo lamang siya sa mga nagiging girlfriend mo. Meron akong kakilalang ganyan. And sadly, yung kaibigan kong babae ang naging si Leah. Diba, napatuloy umaasa. Pero inyo, may inuuwing girlfriend yung tatay ng anak niya sa bahay din nila. Sabi ko, paano mo na tatanggap yan, yung mga ganyan? Eh, mahal ko eh. Umaasa pa rin ako eh. Yes, umaasa pa rin at totoong nagmamahal siya noon. Pero sabi ko nga, sana magising ka sa katotohanan na mukhang hindi ka na mamahalin yan. Nandyan ka naman, ever present for him, for your child, para sa anak ninyo. Pero hindi ka na nga niya nakikita, naghahanap na ng iba. Eh, yan yung mga oras na kailangan mo na rin lumayo. Kailangan mo na rin hanapin naman yung sarili mo. At mas marami ka pang gagawin sa mundong ito kaysa mahalin na lamang yung lalaking yan. Diba? Kaysa, mas marami ka pang magagawa sa mundo kaysa mahalin lang yung lalaking katulad niya. Ayan, it so happened talaga, Hero. Kaya yamot ako sa'yo. Ayan, dahil isa sa mga kaibigan ko, no, ang first hand naka-experience ng ganyan at talaga nakikwento sa akin dati pa. And good thing, natuto na si ate mong girl ngayon. Hello kay... Okay, hindi ko na pangangalanan. Kayo naman. Sabi ni Asher naman, ang kapal na mukha ni Hero. Hoy, akala mo ikinagwapo mo yan? Kung kakilala lang talaga kita ng personal, itatatak ko dyan sa baluktot mong isipan na hindi lang ikaw ang lalaki sa mundo na dapat mahalin. Wala kayatang puso eh. Kaya hindi mo alam kung ano ang pagmamahal. Nakakasakit ka ng damdamin ng iba. Napaka-immature mo. Lahat ginagawa mo lang laro. Darating ang araw na malalaman mo na lang na wala na talaga magmamahal sa'yo. Nakakainis ka. Ayan. Thank you, Asher Dion. And sabi ni Ana Sabaulan, nakakaloko ka, Kuya Hero. Ha? Ang dami mo nang sinaktan na babae. Huwag mo naman sanang ganyanin ang mga babae. Hindi kami mga laruan para kapag ka nagsawa ka, iiwanan mo na lang. Mga gwapo. Yan na naman kayo. Huwag niyong lahatin. Hindi naman sinabi ni Hero na gwapo siya. Okay, baka masipag laman ligaw kaya maraming ano. Huwag niyo pong akusahan ha na hindi porke gwapo eh maraming nagiging babae. Yung iba po ay tamad naman manligaw, tamad naman magsyota, katulad namin ano, noon, pero meron talaga mga katulad ni Hero na masigasig, manligaw. Eh, pagka yun talaga ang hanap, girlfriend ang hanap, makahanap, araw-araw naghahanap eh. Pero yung mga gwapo na mukhang marami lang girlfriend, palampasin nyo po kami. Ayan, kaya sa mga lalaki, medyo ayusin nyo ha. Ayan, pati kami nasisiraan. Ay, nako! Ayan, hello sa asawa at sa anak ko. Sabi niya, Ana sa Baulan. Ayan, kasi sabi ni Ano, mga gwapong lalaki talaga, mga manluluko. Ayan. Sabi naman ni King Mark Neal Bulaklak, sana yung mga advice mo pare ay in-apply mo sa sarili mo. Hindi kasi rason yung ginawa sa'yo kaya gagawin mo din sa iba. Actually, ayan, gantihan na lang ito. Ayan, kung talagang gusto mong magbago pare, gagawin mo yan sa sarili mong paraan, hindi sa paraan ng iba. Actually, dyan na nga tayo magtapos ano, dito sa kwentong ito, sa sinabi ni King Mark Neal Bulaklak, na sige, itong si Hero ay sumulat sa atin para daw matuto tayo. Ayan, para matuto tayo, para malaman natin na mali yung ganito, yung ganyan sa relationship. Ayan, pero Hero, alam mo, no? Salamat. Much appreciated ang iyong pagsulat sa amin sa kung paanong hindi maging katulad mo.
Ayan, salamat doon sa bahaging yun. Pero hindi makukumpleto kasi ang kwento mong ito kung hindi rin nangyari sa'yo yung pagbabago. Because yung pagbabago na gusto mong mangyari sa ibang tao ay mas mainam na unang mangyari sa'yo. Okay, yung pagsisisi, yung pagrespeto sa mga babae at yung totoong pagmamahal, okay, ay mangyari sa iyo. 'Di ba? Kumpleto sana yung experience eh. Ang hirap kasi sa sinasabi mo, Hero, alam mong mali yung ginagawa mo. Pero dahil nga sa gusto mo lang ikwento yung mali sa amin at yan po yung mali, eh kailangan yung kabaliktaran niyan yung gawin ninyo eh hindi kumpleto yun. Medyo misleading pa rin yun, ano? Mas maganda na ginawa mo rin sa sarili mo para nalagyan mo ng tuldok, nalagyan mo ng justification na nung ginawa ko ang mga bagay na ito, nung nagbago ako, ay mas sumarap ang buhay. Mas gumwapo pa ang tingin ko sa sarili ko kahit na nagkamali ako noon. Diba, sa sobrang pag-feeling gwapo ko. Sana ganun, ano? Yun yung ultimate na pagbabago na hinihiling natin. But then again, sana nandun ka sa prosesong yun. Diba, the fact na gusto mong makatulong para sa iba, kung ano yung hindi mo gustong mangyari sa mga marami natin mga nakikinig, sana kasabay nila ay nagbabago ka na rin para sa mas ikabubuti mo. Ayan, dahil mas maganda na maging ehemplo yung buhay mo mismo, yung mga pananaw mo, 'di ba, mula sa iyo mismo. Ayan, hindi yung gusto mo lang na sige, eto ako eh, bad boy ako eh, astig ako eh, chick boy ako eh. Magbago ka rin. Mas masarap yon. Kung feeling mo mas masarap sa iba, di ba mas masarap kung ikaw rin mismo, first hand, ikaw mismo lang ang makaka-feel ng gaan ng buhay na yon. Pero salamat na rin, Hero, dito sa storya mong ito kahit na overshadow mo, natabunan mo ng bahagya ang pagiging guwapo ni Guwapopoy. Nakasama nga po ninyo ang inyong nag-iisa, ang inyong nagsasariling DJ, PDJ Popoy, that's my Guwapopoy na nasa...